So today, meron na naman tayong i-feature na another motorcycle tsaka yung rider niya. So pag-uusapan natin itong isang unit niya na Triumph model. So for the details, tatanungin natin yung owner niya, si Mr. Alex. Sir Alex, pasok! Ngayon na, dito pala lang ka. Dito. Ayan pala si Alex. So ito yung isa sa mga many bikes niya. Meron siyang scooter, meron siyang mga big bike. So can you tell us about tong model ng Triumph mo na to? Anong model yan, tsaka anong year? Good morning, viewers. Ito yung pinaka-latest baby ko, no? Mm-mm. This is the Triumph Street Triple RS. So ito pinaka-bago mo sa mga yes, big bike mo? Yes, pinaka-latest ko. Okay. Acquire ko to last year. This is a 2021 model okay, na unit. Okay. So far, ano na yung pinaka-malayong natapon itong unit mo na to? Ito na, ano ko na to, na Laguna loop ko. So, Nakapag Laguna loop na to? Yan, Laguna loop ko na. So far, okay naman. Ano bang tawag sa ganitong ano? Standard ba to? Anong tawag sa ganyan? Cafe? Anong standard? Sport? Actually, nasa category ito ng naked, hyper naked. Hyper naked? Yes. Hyper naked. So pag hyper naked, wala siyang fairing, no? No, wala talaga. Wala siyang fairing, tapos yung riding position niya is ano? Medyo sporty. Aggressive ng konti. Aggressive. Then even yung pegs niya, hindi nasa gitna, yes, nasa medyo nasa likod siya. Nasa likod siya, nasa likod. Can you help us walk around sa mga specs ng unit? Bali, yung general specs kasi nito, the Street Triple RS is a 765cc engine displacement, inline 3 triple cylinder. So ang horsepower niya is around 123 and the torque almost 80. So pag sinabi mong inline 3, ano yun? So tatlo yung cylinder niya na nagiging isa. Yeah. Oh, pagdating sa dulo, isang pipe magiging isang pipe. Gas tank niya is ano yan eh. Capacity niya is 17 liters. 17 liters. 17 liters. Oh, malayo na rin mararating noon. Malaki-laki rin. Tapos seat height niya is around 825 millimeter. 825. Ngayon. So sa average Pinoy medyo tiptoe lang ng konti. Pero kaya naman because ang dry weight nito is ano lang eh, magaan siya. 168 kilos dry weight. Ang dry weight. So pag full tank siya, full weight ka, wet weight around less than 200 kilos. Less than 200 so, kilos. Very agile pa rin. Ang mga standard features nitong RS is full color TFT display. Okay. Na meron siyang apat na riding modes. Road, rain, rider at saka track. Okay. So ngayon, brakes nito front and rear is Brembo. Brembo. So stock niya na Brembo. Yes. Brembo na. Okay, Brembo no? Stocks, pati brake master is Brembo din. Okay. Tapos ang suspension naman niya is fully adjustable na all-ins. All-ins na stock, yes, suspension. Yes. So hindi mo napapalitan, top of the line na yung suspension, yes, no? Actually kasi itong Street Triple, meron siyang entry level eh. Okay. Which is the low ride height. Yun ang medyo wala yung mga specs na yan. Unlike dito sa RS, yan na yung mga specs na... When you say RS, ito yung top of the line ng itong model triple, na to. Yeah. Ng triple. Okay, nice. Headlights niya, LED, tail light, all LED, LED na. Pati signal lights, lahat LED. And isang additional na feature na maganda siya na stock is the quick shifter. Quick shift na to. So hindi ka na mga ngawit sa kaka-clutch, no? Yes, so... Sarap siya gamitin. Up and down ang quick shifter niya. So paano bang gearing nito? One up, one all down, down. One, down. One down, all up. All up, yeah. All up na. Ngayon, ang mga in-add-on ko naman dito is yung mga engine cover. Engine cover. Mm-hmm. Engine cover. Okay. Frame protector. Original from Triumph. Ito yung frame protector. Yes. So parang slider siya. Yes. Okay. So, tapos, ayun, Triumph tank pad. And nadagdag ko pa dito is yung swing arm protector. Ito rin? Yes, this one. Ano pinaprotect na ito? Yun, nasa loob, yun, no? Oh, minsan itong Triumph, gastos na lang talaga itong binibigay sa atin. Ang aftermarket lang na in-install ko dito is the exhaust, which the is pipe. The SC project. SC project. Oo, maganda yan. Later, so, isa soundcheck natin yan. Tapos, slip-on siya, okay. Tikat na siya. Mm. Tikat-tikat. So,
malaki rin ang na-loss sa weight. Almost more than 5 kilos yung dikat niya. Ah, talaga? Yung catalytic, oh. So, mas gumaan. So, from the stock ano muffler, pinalitan natin ito. So, gumaan pa yung... Gumaan, mas lalong gumaan yung bike. Ang gaang na nito, napagaang mo pa. Yes. Yan na rin ang stock na... goma niya. Oo, sa Pirelli, no? Pirelli Super Corsa. Super Corsa Pirelli. Yes. Super Corsa SP. Oh. So, it's size 17, harap likod. Ito, 180. 180 ang laban. Diba? Pagka sumusunod ka sa likod, makita mo talaga to. Iba, yung bangis eh, oh. Iba talaga sa personal yung mga fat tire ng ano eh. Ang likod eh. Tapos, ang difference pa nito sa entry level compared dito sa RS, is ito. Ang RS naka bar and mirror. Ah, so this one is ano, stock to? Stock na yan, stock ng RS. Ah, stock na bar and mirror. Unlike yung nice. Low ride height, hindi siya bar and mirror. Yeah. Oh, okay. So yung, pero ito ba ano, saan mo to? Sa gray market mo ba binili to? Oh, sa... No, ito nakuha ko na sa dealer dito sa atin, sa Triumph Green Hills. Ah, sa Triumph Green Hills, available na to. Available yan kay, shout out kay Sir Willie. Oh, Sir Willie. So ano, may any additional plans na upgrade na balak mo ikabit dito in the future? Like may in-order ka ba na inaabangan mong dumating? Na yes, may mga naka-pending order ako sa Evotech. Protector, tapos tail tidy. Ano yung tail tidy? So when you say tail tidy, bali i-remove na niya to. Ah, so may fender eliminator, ganun. Just like fender eliminator. Ah, okay, okay. So, tapos ito yung kit na i-remove itong... Yung pillion. Itong, hindi, pegs nung backride. Para mas magiging clean. Malinis, no? Malinis tignan yung likod. So, meaning talagang wala kang balak na mag-backride dito? Hindi naman ako mahilig mag-backride. Eh. Pero ito ba, mayroon ba itong provision for backride talaga? Yes, saan upo yan? Ito actually, ba? Ito, removable ito. Ah, nice. Oh, removable. So, pag tinanggal to, actually, kasama na rin yung small na... May foam. Foam, yeah. For backride talaga. So, hindi siya accessory, kasama na siya pag binili. Included na siya. Included. So, imagine guys, para akala mo, solid lang siya na ganyan. Pero kung in case na gusto mo mag-backride, napapalitan pala ito ng foam, which is kasama na. Pero, siyempre, si Alex, talagang solo rider lang yan. Walang backride yan. So, tinanggal niya na yon. So, pag tinanggal natin yung eliminator, itong fender eliminator na to, saan mo lalagay yung, ano mo, yung plate mo? Hindi ka ba magpe-plate? Hindi, bali yun na nga. Kakagahin mo na lang ba? Yun na nga, yung fender eliminator, sorry. Bali, may install meron lang dito yan eh. So, dito nakakabit yung plate mo, at saka yung signal lights. So, mas malinis. So, may provision pa rin ng ano. Kaso, tiis ganda ka lang doon. Lalo na pag umuulan. Tiis pogi, yeah. Tiis pogi ka doon. Kasi pag ano, umuulan. Malamang, puro potek yung likod. Definitely. Diba? So, ano yung mga available other colors nito bukod dito? At anong color ito? Matte black ba yan? Yes, matte black siya. Meron, I think, yung lumabas na new colors niya is metallic na silver gray. So, yun silver gray. At saka meron din siya yung original na color ng Triumph, which is the base color, is the jet black. Jet black? Jet black. Yan yung glossy. Gloss black. Glossy. Yes, gloss black. Glossy. So, pag RS, yun yung tatlong available na color. Yes. Matte, glossy, tsaka yung bagong color nila na silver gray. So, ano, since nira-ride mo na to, na long ride mo na, na city ride mo na, so tingin mo ba may any complaint or medyo tingin mo mayroon ba siyang dapat pang improve sa ride niya? Yung tipong sa comfort, sa ano, nangangawit ba? Actually, yung design niya talaga is for race eh. So talaga sporty. Sporty talaga, aggressive yung position mo. So ang nakita ko lang siguro flaws dito is yung sa headlight niya. Yun, pagka sa gabi kasi ano siya, pag tumatakbo, mapapansin na nagpara siyang nagva-vibrate. Oo, it's because of dahil may leeg. Is it because may leeg? Because may leeg or most likely dito yung rubber niya. Na talagang pagka tumatakbo. Sa mga connections? Oo. Kung medyo rough yung road ha. Pero kung sabi natin na maganda naman yung road, so wala naman nagiging problema. Yun lang napapansin ko pagka medyo... So Triumph ha. So take note yung reklamo ni Sir Alex ha. Baka pwede yung bago. Ma-improve. Ma-improve yan. Although, pero very minor naman yun. Pinilit na lang yung maghanap ng flaws actually. Kasi ano eh, with majority of the big bikes, medyo kakaiba talaga yung headlight niya eh, no? Yes, parang insektong mata na hindi mo masabi. Ito yung pass light. Okay. Ito yung bright, ito yung dim. Ito yung signal light. Left and right. Ito yung horn. Horn. Tapos,
ito yung para i-off mo lang itong ano, para bumalik sa gitna. Bumalik sa signal. Tapos ito yung sa mode niya para dito sa screen natin. So, ayan, nasa road mode tayo. Ayan, meron siya, makikita niyo, may road, may sport, may track, may rider. May rain. Rain, yes. So, rain siguro yung safety feature na hindi ka basta aarangkada, no? So, mas grip. Built-in features niya is may ABS na siya, and may traction control. Yeah. Tapos this is ayun, dito yung fuel gauge niya, temperature gauge, tapos andito yung gear indicator, which is nasa neutral tayo ngayon, and also the outside temp and clock. Maraming nagtanggal na ng mga gear indicator eh. So ito meron talagang, alam mo kung nasaan ka, 1, 2, 3, 4. Very useful yan, lalo na sa mga beginner. Oo. Dahil minsan nangangapa pa sila. Nangangapa kung nasaan gear ka na eh. Gear sila. So malaking yung other model kasi talagang green lang pag nasa neutral. Yes, oo. Lalo na yung mga classic. Usually ganun lang. Gear indicator lang. Pero ito, mismo may gauge, ano siya. Okay, okay. Pwede rin bang manood ng TV rito? Kunwari, hapon na, manunood ako ng Wawawi. Hindi siya pwede. Although alam ko pwede siyang i-connect sa phone. May phone connectivity na 'yan. So pwedeng i-connect yung via Bluetooth. Yung audio. Pero kunwari video call, pwede ba? Video ay hindi ko lang. O kaya manonood ako ng TikTok, mga ganun, yung mga sumasayaw. Pwede, try mo kung kaya. Ito naman sa other side, ito naman yung hazard niya. Okay. Ito naman yung kill switch. Tapos ito yung sa home mode ng TFT. Para dito, pang-adjust. So, do you mind magkano ba yung SRP nito? Ang SRP nito, the time I bought it last year is $795. All in na, with kasama na registration. No, plus 2.5 pa ang registration. 2.5. $795. Pero I think right now, nag-increase sila. I think 815. I'm not pretty sure. Nasa ganun na. Tumaas na, no? So, yan, may idea na kayo sa presyo. No? So, kung kuha tayo, pwede ba ito installment? Kunwari, 20 years, 30 years, pwede ba yun? Siguro, hanap na lang kayo ng banko na tatanggap ng ganong katagal na terms. Okay, for the ito, itong pipe, no? So, since binago na ni Sir Alex yung pipe niya, siguro, ano naman, pa-sound check naman. Medyo, viewer discretion lang ha, kasi medyo maingay siya eh. Okay. Tanghali pa naman ngayon, natutulog. Hindi mo na pala kailangan bumusina, no? Pero may busina rin to. Yes. May busina na actually mas malakas pa yung pipe kesa. Oo nga. So, actually sa mga big bike, usually bomba yung ginagawa nilang busina eh, di ba? Pipe saves, ano ba yun? Life. Gas? Saves. Kala ko saves gas. Okay, Sir Alex, so thank you, no? So, again, thank you sa pag-ano. And next time, feature pa natin yung ibang mga motorcycle niya. So, napakadaming motor nito ni Sir Alex. Okay, thank you. And don't forget to like, subscribe. And share. And share. MotoRap. Thank you.